What's up mga Kaparekuyz? Andito na naman tayo para ipakita sa inyo kung paano natin ikabit yung ating in-order na monorack para sa ating Aerox, which is ito. At nagkakalaga ito ng 1,950 including shipping fee, at ang courier natin ay LBC at umabot ng 4 na araw bago dumating dito sa atin sa probinsya ng Samar. At shoutout pala kay Jomar Sorio de la Cruz. Thank you. Kung o-order pala kayo ng monorack, doon po kayo umorder kay Sir Jomar doon sa FB niya. And fast transaction at napaka-smooth at napakaganda kasi COD, napaka-safe. So mga Kaparekuyz, test drive na natin to at papakita natin kung paano natin i-install sa ating Aerox. Here we go! Every single day I'm gonna make something great. That's my way. So ito na mga Kaparekuyz yung ating monorack, which is time to unbox it mga Kaparekuyz. As you can see, well packed naman mga Kaparekuyz, at ang courier is LBC at inabot lang na 4 na araw mga Kaparekuyz. Napaka smooth ng transaction. So shout out pala kay Sir De La Cruz. Napakaganda ng item mo and hopefully kumpleto at walang kulang yung item natin. So andyan, as you can see mga Kaparekuyz, nakabalot pa ng plastic pang second layer at nakajaryo. So andyan yung ating mga brackets at bolts at spacer. So andyan mga Kaparekuyz yung actual na item, and andyan yung dalawang bracket at andyan yung dalawang spacer. Mamaya ipapakita natin mamaya sa inyo mga Kaparekuyz kung paano natin yan i-install. Napakasimple lang po, pero wala ko kasi ngayon on hand na tools, kaya pinakabit ko to sa kaibigan kong mekaniko, which is Mr. John. Salamat sa inyo, shout out mga Kaparekuyz. Solid mga Kaparekuyz yan na mekaniko dito sa Katarman. So andyan yung monorack, and sa video mga Kaparekuyz at saka sa mga picture, kung titingnan nyo ay napakanipis, pero sa actual item napakabigat at makapal na mga materials yung ginamit. So mga Kaparekuyz, andyan yung dalawang bolt na paglalagyan mamaya ng ating mga spacer. So andyan yung mga dalawang bracket, at doon mapupunta yan sa ating shock. So direkta po yan sa ating shock mga Kaparekuyz. So napakalakas ng kapit mga Kaparekuyz. So actually ito dito for the purpose lang na ma-align yung ating monorack system. So yung iba diretso na sa shock. So dito napaka-secured sa loob pa, meron pa rin dalawang bolts na may mga malalaking spacer para mas malakas yung structural integrity ng ating monorack system mga Kaparekuyz. So gagamit lang po kayo ng number 10 na socket wrench or open wrench, pwede rin. So para dyan sa ibaba naman ay allen wrench yung ating gagamitin mga Kaparekuyz. Isang bolt sa baba at dalawang bolts sa taas mga Kaparekuyz. So as you can see mga Kaparekuyz, napakadali lang po natin ikabit yung ating monorack system. So ano pang hinihintay niyo, order na kayo, at pwede naman niyo no tong pag-ipunan kung wala pang budget. So mga Kaparekuyz, yung benefits pala ng monorack system natin ay kapag magse-center stand tayo or bahihilain natin yung motor natin, may hahawakan na tayong mas firm at mas matigas mga Kaparekuyz kesa doon sa ating hinahawakan na wala tayong spoiler nitong Aerox, at hinahawakan lang natin yung nasa handle ng nasa ilalim ng ating fender mga Kaparekuyz, which is plastic, at minsan bumabarat at nagkukos na bumitak yung ating flaring. So kapag para maiwasan natin yan, nilagyan ko na din yan, dual purpose na po yung ating monorack. At para kapag mag-aangkas tayo ng dalawa or minsan mabigat yung angkas natin at yung pagkakaupunay dito, para maiwasang hindi mabitak yung sa may bandang tail light. So mga Kaparekuyz, dito na nga nire-review na natin. So napakagwapings mga Kaparekuyz, mas lalong nagmukhang NMAX yung motor ko, at
Andiyan mga Kaparekuyz, swabing swabe. At nakapag-washing na tayo. Pasensya yung unang video natin ay hindi pa tayo nakapag-washing mga Kaparekuyz. So napaka-firm mga Kaparekuyz. Andiyan nga, dyan tayo hahawa kapag si center stand or hihilain natin yung pagkakapark ng motor natin. Pwede dyan, napaka-firm mga Kaparekuyz. So ito po yung dalawang bolts dyan sa loob na ating paglalagyan, sa loob ng ating U-box. So napakasimple lang ikabit mga Kaparekuyz. So what's up mga Kaparekuyz, andito na naman tayo sa isang episode ng MotoVlog with Multiple Skills TV mga Kaparekuyz, at makakasama natin na ngayon si Cutie Pie version 3, at andito na ngayon yung monorack natin na in-install, at napakatibay mga Kaparekuyz, napakatibay oh, sumasabay yung ating buong motor. So mga Kaparekuyz, andito na naman ngayon si Cutie Pie, the original. So medyo madumi siya, pero salamat Cutie Pie, namimiss kita. At andito yung sidecar niya mga Kaparekuyz, binaklas po natin muna kasi gagawin natin siyang negosyo, kabuhayan showcase mga Kaparekuyz ng takoyaki. So for the future vlog mga Kaparekuyz, si Cutie Pie, paalam muna at balik tayo kay Cutie Pie version 3. At tara na, motovlog na tayo, at pupunta tayo ngayon sa Makiwalo, doon sa dulo ng walang hanggan. Papunta doon sa anilang munting pier, at sana andun pa yun mga Kaparekuyz. Ay, dati kapag katatapos namin mag-jogging, pupunta kami ng Makiwalo ni Commander. At sinubukan namin pumunta doon sa kanilang pier, malapit sa dagat. Natural, pier yun. Pupunta na ako ngayon mga Kaparekuyz. So, tara na at makiangkas na. At salamat pala sa mga solid na mga Kaparekuyz natin at palaging nanonood sa mga vlogs at mga kalokohan nating pinaggagawa. Salamat sa suporta, at malapit na tayo sa 1,000 watch hour, at palapit na rin tayo sa ating goal na 1,000 subscriber mga Kaparekuyz. Andito na po tayo sa 580 subscribers, and palapit na, andyan na sa 900 watch hour na tayo mga Kaparekuyz. Salamat, at paulit-ulit na lang, salamat sa inyo mga Kaparekuyz, and salamat rin sa MotoVlogging community na napapabilang rin ako, at napaka-supportive nila, madaming advice para mapaganda yung ating content. So feel free mga Kaparekuyz to comment below kung mayroon pa kayong suggestion para mapaganda pa natin yung ating MotoVlog. So open for suggestion ako, and huwag naman kayo ng mga harsh comment. Marupok po ako. Madali po akong panghinaan ng loob mga Kaparekuyz. So make sure that positive comment naman. Haters be haters mga Kaparekuyz. So andito na tayo ng boundary ng Kawayan, at papasok na tayo ng University of Eastern Philippines, aka UEP. Ay, matagal-tagal rin tayong hindi nakapag-vlog. Kasama natin si Cutie Pie, at hindi pa pala tayo nakapag-mass produce ng ating sticker. Andiyan po yung sticker natin, oh. Mga Kaparekuyz, so antay-antay lang, at magpapakala tayo dito ng sticker. Ay, Diyos ko, Diyos ko. So mga Kaparekuyz, medyo kabado tayo ngayong month kasi nakapag-invest ako ng malaki-laking pera para sa ating takoyaki business, at bumili na nga tayo sa online ng gas range at mga paunang puhunan natin gaya ng mga gamit at saka yung ingredients, kasi yung number one talagang mahal niyan ay yung boneto, tapos yung onori, yung dried seaweed mga Kaparekuyz. So hopefully maging successful tayo sa ating takoyaki business. So YouTube lang mga Kaparekuyz. So mga Kaparekuyz, yung review ko pala ng tungkol sa monorack natin mga Kaparekuyz, ang masasabi ko sa kanya, napakasulit. Makapal yung ginamit na material mga Kaparekuyz. So
yung unang impression ko talaga nung nakita ko sa picture sa online, parang manipis siyang bakal, pero nung actual na talaga, makapal pala, singkapal ng mga iba dyan. Hindi naman, my god. So mga kapare guys, di pa pala tayo nakapagbili ng motorcycle box, and hopefully sana may mag-sponsor naman. Sek GV, baka naman, baka naman yung kahit tag 21 liters mga pa, 18 liters na aluminum na motorcycle box, baka naman. Sarap sanang makapaggamit nun kapag sumali tayo ng endurance, kasi baka bibitinin tayo sa dadalhin natin gaya ng foods at saka yung damit natin kung U-box lang yung ating gagamitin. Mas maganda sana kung may compartment pa tayong iba mga kapare guys. So mga kapare guys, kung matanong nyo, itong something dito sa aking dashboard ay folder lang, folder na smoke yung kulay, tapos nilagay lang dyan sa ating dashboard mga kaparekuyz para maiwasan yung masyadong sinag ng araw, kasi nagkukos yan ng pagkasira ng ating dashboard, namumuti na lang yan or nagiging itim at mabubura yung display natin. So mga kaparekuyz, para maiwasan yan ay gumawa na lang ako ng ganito at di na lang natin nilagyan ng sticker na tinted, kasi yung sticker na tinted ganun din eh, malapit din. So at least ito medyo may space sa gitna para maiwasan yung masyadong lakas ng init ng araw mga kaparekuyz. Ay nako mga kaparekuyz, at nandito na tayo ay paliko na mga kaparekuyz. Sana alam ko pa kung saan dito yung daanan papunta doon. Baka magkamali tayo boy. Signal na lang tayo. Oh man, hindi ito. Oh my gosh, abil gas. Sa kabila pa lang, kanto pa pala. Ay nako, ay nako, ay nako, ay nako, ay nako. Taga dito pala si Boss Danny, and isa siyang front. Saan ba yun? My god, naliligaw yata tayo mga kaparekuyz, or wala na dito yung pier. Baka dito yun, subukan natin dito. Si Boss Danny pala ay nagtatrabaho ng front row at support tayo front row natics team payaman. Andito na, andito na. Ah, wala na, umikli na mga kaparekuyz. So, andito pala yung bahay ng lolo ni Boss Danny. Ako niya, diba? Shout out. Wala na dito, pinaiklian na, pinagtayuan na pala ng munti ditong talipapa. Wala na yung dating munting pier. Ikli-ikli na pala. Nana. Nana. Ay, halo, 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 halo. Taming tao. Ay, nako, what a letdown mga kaparekuyz. Wala na pala dito yung ating munting pier. At sad to say, hindi natin naipakita sa inyo. Pero it's a good thing eh. May pagbabago dito sa Makiwalo at more improvement. Nagkaroon na sila ng talipapa. At my goodness, laging slide yung mga lakad natin ngayon mga kapare guys. Ito lang, at least unexpected, hindi scripted no mga kapare guys. Yung mga motovlog natin as raw, as raw, as raw as possible. Pauwi na tayo at dadaan na lang tayo ng Mother Francisca Sinclair Monastery. So kita-kits na lang doon papuntang papunta doon sa loob. So ito na mga kaparekuyz, at papapasok na tayo ng Monastery of St. Clair mga kaparekuyz. Ay nako, dito na tayo wakas.
Thank you, Saint Clair. Palagi sa mga blessings. And lilibutin lang muna natin. Yahoo! Mamaya magtitirik tayo ng ngandila, mga Kaparekuyz. Uy! Daming tao ngayon dito ah. Daming tao. Madami talaga ditong nagtitirik ng kandila. Minsan yung dumadaan lang sa biyahe, mga Kaparekuyz. Nag-i-stopover. Kumuha na tayo ng pop-over natin, mga Kaparekuyz. So yun, mga Kaparekuyz, nakapag-pray na tayo at pauwi na tayo, mga Kaparekuyz. Ay naku, pauwi na tayo. Uy, ano pala si sister? Sister, ay, oh, swerte daw kapag makakita kayo ng mungha, mga Kaparekuyz. Diyan pala sa labas si sister. Yes! Pauwi na tayo, pauwi na tayo. Woo! My God and my all, mga Kaparekuyz. And pauwi na tayo ng dalakit, mga Kaparekuyz. At andito na tayo. Andito na si Aerox. At andyan yung sidecar na binaklas natin. Dito kay Cutie Pie. Cutie Pie, Cutie Pie. Gusto pala mag-wheelie ni Cutie Pie. Gusto mag-wheelie ni Cutie Pie. Sino gusto mag-wheelie? Woohoo! Ay, naka! Medyo papaangatin natin to, mga Kaparekuyz, si Cutie Pie.
Ganda ng shifting ba rin, mga Kaparekuyz? Yeehaw! We arrive in our destination. Sarap pa rin. Mga boy. Wah!